Hello, hello, hello! Good morning po sa inyong lahat! At to na naman po ang inyong Tita Lynn Aribon na nagbabalik dito, syempre pa, sa Pinas Cargo. Ayan! So, nandito na naman po tayo sa ating warehouse dito sa Alcos, Dubai. Kung saan nagagana po yung ongoing loading po natin for the day. So, ayan, kumusta naman ng ating mga ka-Pinas Cargo Nautics? Today is, ano ba ngayon, September 10, 2019, it's a Tuesday. So, para naman sa mga ka-Pinas Cargo Nautics natin na gustong ma-shout out, comment lang po kayo below. And of course, at kung sino yung gusto nyong i-shout out ko, pwede rin po para mabasa po natin. So, hello, ayan si Mr. Bench ng si Mr. Allright ng aming Satwa branch is watching already. So, mag-aabang na po yan sa inyong mga katanungan. Shoutout sa ating mga ang ating mga customer service. Siyempre sa Satwa, sa Abu Dhabi at dito sa Alcos. Ayan. So, sabi ni Ms. Len Ramos, palakpakan. Ayan, good morning, good morning. And of course, pagpapasabi lang po tayo na tayo nagla-live para po malaman po. Hello, sabi ni Michelle Pilon. Blessed morning, blessed morning. Mga ka-Pinas Cargo Nautics. So, eto, nandito na po tayo sa ating tumatawag si Boss Pinas. Having of course our ato po yung ating warehouse ngayon. So punong-puno na naman po yung ating warehouse, nakakatuwa ano. So sabi ni Miss Rochelle, magandang araw po Miss Rochelle. And si Miss Aim De La Cruz, Aim Regina De La Cruz, good morning. At si Chris Lakbay, pa shout out naman diyan kay Miss Chris Lakbay. And Miss Jana, kasama po ba ang loading yung na-pick up kahapon? Ma'am, kung naibaba na po dito, ay sasama po natin yan. Wala po tayong iniiwan dito sa warehouse. Sabi naman ni Miss DC na Alcab, good morning, pa-shoutout po. Hello, Miss DC. Shoutout naman dyan. Ayan. Sabi ni Miss Wideheart, aba, siguro napakalaki ng puso ni Miss Wideheart. Hello from Almizar too. Salamat po na deliver box ko. God bless po. Ayan. So, ito po yung ating warehouse as of now. Makikita nyo po, pakita ko lang po yung ano ha, kung gaano na naman po kadami yung ating mga boxes. At tuloy-tuloy po yan mga ka-Pinas Cargo Nautics, kasi dumarating po yung mga teams natin para magbaba ng box nila. Tulad ito, from Fujaira. Ayan, maano eh. Ayan si Gary, asa na yung partner mo? Nasa loob. Ayan po sila, kumukuha naman sila dito ng kanila mga empty boxes. Ano, kumusta nga ano natin sa Fujaira? Waiting po kayo na, papunta kami. Ayan, so babalik po yung mga, at yung team natin sa Fujaira, at maghintay daw po kayo, sabi ng ating team. Marami bang ano ngayon, delivery ng boxes? Ngayon, ilang 2 days kayo ma'am. Puro delivery talaga, no? Tsaka pick up, okay. So pick up talaga and delivery. Mga nag-re-ready po yan sa Pasko. So, ito naman, pakita lang natin to. Ano ito, Rolly? Gas range. Ayan. So, yung mga magpapadala po ng gas range, ganito po yung ginagawa ng ating staff para po i-secure. Wala po kasi tayong insurance. So, what we do, we make a wooden box. Ayan, yung wooden crate. Pero nilalagyan pa rin po ni Rolly yan ng bubble wrap sa loob tsaka karton. So, naka-secure po talaga yung inyong gas range. Kaya ang tip lang natin, huwag maglalagay ng mga babasagin doon sa loob, ano? Sa loob ng ano niya, ng gas range. Kasi po, yun po yung aalog-alog doon sa loob na pwedeng bumasag or mag-damage doon sa pinto ng oven. Ayan. So, yung cover po ng oven. So, ito po, pakita lang natin ulit ang ating mga boxes po na na-pick up na po ng mga teams natin at na ibaba rito sa warehouse. At pagkatapos po ng strapping, syempre yan po ang gagawin dyan, ay iluload na po yan sa container, which is dadalhin naman po
sa Jebel Ali Port. Maghihintay po ito for September 15 na vessel departure. So pakita lang po natin ito ongoing. Punta tayo doon sa container. Ayan. So ayan na po yung container natin, almost ma-fill up na po. So pinupuno lang po yan ng ating mga loaders para later on kukunin naman po yan ng ating Bluebird Transport na siya pong naglalagay, nagdadala naman po doon sa Jebel Ali Port. Ayan. So ganyan po inaayos yung mga boxes sa loob ng container. So kung mapapansin nyo, talagang patong-patong po yan, lalo na po yung malalaki ay nakapatong-patong po yan. Okay? So ang init lang po, balik lang po muna ako sa base. Ayan. So sasagot po tayo ng mga katanungan. Medyo mainit pa rin po dito sa Dubai. Alam nyo naman po talaga, summer pa rin. So eto naman po si ayan. Balik lang tayo muna sa base kasi mainit. At sandali lang, naglagkit na agad ako. Magsasagot po tayo ng mga katanungan at saka syempre yung mga isa-shoutout natin dyan na mga nanonood po sa atin na mga ka-Pinas Cargonautics sa shoutout natin, okay? So I will try my best na masagot po ang inyong mga katanungan. So ayan, sasabi ni Miss Genesis Sky, good morning ma'am, good morning, good morning po sa inyong lahat. Sabi ni Miss Jean, hi ma'am, may ipa-pick up ako. Sige ma'am, paki-PM lang po sa amin yung inyong details, yung contact number tsaka yung address po para may tatawag po sa inyo. Oy, si Miss Rebecca Layug is there. Hello, hello ma'am, Miss Rebecca Layug, good morning. And sabi ni Miss Jana Ibrahim, okay po, salamat po, Allah bless all of you. Yes po, kayo rin po, bless you po. And sabi ni Miss Genesis Sky, oh, first time niya magpa-cargo. Sige ma'am, try niyo po ang aming serbisyo at hindi po kayo magsisisi. Ayan. So sabi ni Miss Kyle or Mr. Kyle ba to? La Fuente. Okay, ang pick up dito. Ang problema yung agent sa Davao. 1 month na sa kanila ang box, di pa na-deliver sa bahay. Kabwiset. Nako, ayan, nabwiset na si Mr. Kyle. Ano po ang inyong tracking number, sir? We can check what happened to your shipment. Hindi po nila pwedeng i-hold ng 1 month yan. Kami po mismo ang kanilang makakalaban pag yan po ay hinuhold po nila kasi hindi po, wala po silang karapatang mag-hold po doon for 1 month. It's not possible, sir or ma'am, Miss Kyle. Please PM us or email me po at hr@pinascargo.com. Ako po mismo ang mag-iimbestiga dyan. Bigay nyo po sa akin yung i-attach nyo po yung invoice, copy ng invoice at Emirates ID nyo po, Miss Kyle La Fuente. Ayan. So, ayan. So, sabi naman Miss Leia Espanola, morning po, watching from Mangrove Village, Abu Dhabi. Have a great weekdays ahead and God bless. Ay, o si Miss Leia ng Mangrove Village. Hello, hello po sa inyong lahat dyan. Sabi naman ni Miss Ruby, nasaan ang picture ng number 247812? Kailan po ito na-pick up, ma'am? Pinupost po namin yan sa FB namin, ma'am. Hanapin nyo kung kailan po yung pick up, yung date po ng pick up. May mga albums po kami dyan. And every pick up po, may mga pictures po yan. O, si Tita Marlene Manzano is watching. Hello sa mga handmade of the Lord po natin dyan. Shout out. Hello, hello sa inyong lahat. Sabi naman ni Miss Annaline Villegas, pa-shout out Madam Lynn at sa pogi kong hubby si Gary of Abu Dhabi team. Ah, okay, busy sa pag-pick up at deliver more blessings Pinas Cargo. Ah, okay. Si Miss Annaline na better half ni Gary of Abu Dhabi, yung Abu Dhabi team namin. Ayan. So hello, hello. Good morning po sa inyo Miss Annaline. At sabi naman ni Miss Jenny Agas, pa-shoutout dito ako sa Muhais na 3, waiting pa rin po ako for pickup. Okay, si Muhais na 3 po, nandyan po si RB po ma, Miss Jenny Agas. Ma, paki-PM po ulit, titignan natin, follow up po natin. PM nyo lang po sa amin yung contact number nyo ma'am. Or mag-hi lang kayo para po ma-refresh po yung notification ng aming inbox. At makita po namin kung
nasa ano po, baka naka-schedule na po kayo kay RB kasi siya po ang Muhais. Ah, Muhais na, pwede kay Lowy rin po yan. Ako, madami po kasi talagang schedule dyan si kay Lowy. Okay, sabi ni Miss Mar, Maharaw nga, Misay. Maharaw nga, Misay? Yan po taga-pangalan nyo, ma'am. Ayan, magandang araw sa inyo, ma'am. Pwede bang magpa-deliver ng box dito sa Alzena? Medium lang po, thanks. Okay, Miss Maharaw, please po PM us your contact number at saka po yung address nyo, exact address, para po may team po tayong tatawag sa inyo, okay? Sabi naman Miss Vicky Coliano, good morning, ma'am. Good morning, Miss Vicky. Sabi naman ni Mr. Cal, ito, La Fuente, mag-message ako, sinabihan akong diba daw critical ang area ko samantalang regular customer ako. Okay, sir, ako na mismo, please. Email me po hr@pinascargo.com po. Ay, yan. hr@pinascargo.com. Sige po. Email niyo po ako. Ako mismo ang sasagot sa inyo, sa inyong concern. Sabi naman ni Miss Doris Yamba, good AM, pwede ba makita kung kailan ang cut-off para sa shipping before Christmas? Okay. So ito po, ni-ready ko po talaga tong cut-off na to para po sa Christmas. Ayan po, screenshot niyo po to para meron po kayong guide. For Christmas po natin 2019, ayan, yung mga Visayas, Mindanao, Luzon, Inter-Island, cut off, mali ata to, bakit December? Mali po to, wait, hindi ito. Ayan, ito pala, sorry, ayan. So yung mga, ayan, malinaw po ba? Ayan. Yung mga papunta po ng Manila areas, magpapadala po sa Manila areas, on or before po November 5 po, kailangan makapagpadala na po kayo or mapapick up nyo po yung inyong mga boxes. Okay? So, yung mga Luzon areas naman, magpapadala sa Luzon areas, except Inter-Island. Ang cut-off po natin dyan is on or before October 20. Ayan. At syempre, pag Visayas, Mindanao, Luzon, Inter-Islands, ang cut-off po niyan is on or before birthday ko, October 12. Ayan. So, ayan na po yung mga Kapinas Cargo natin. Guide po natin yan para po ang mga boxes ninyo ay makakarating po sa inyong mga mahal sa buhay before, on or before December 22. Ayan naman po ay ang aming pangako, basta sumunod po kayo sa cut-off. Okay? Kaya po dapat talaga mas maaga po kayo magpa-schedule ng pick-up kasi syempre po ilan lang po yung teams natin at syempre mag-aagawan na po ng mga schedules yung mga Kapinas Cargonautics. Kaya po talagang ang tip po namin is mas maaga, mas maganda po. Huwag po kayong maghintay na talagang October pa lang, October na kayo. Halimbawa kung October 12 kayo magpapa-pick-up, eh, October 12 din kayo magpapaschedule. That's a no-no. Dapat po talaga is at least 1 week or 3 days before the pick-up po. Tumawag na kayo, mag-message na kayo, mag-inbox na kayo sa amin, mag-WhatsApp na kayo sa amin, at may mga hotlines po kami para po sagutin ang inyong mga schedules para po naman ay mapuntahan kayo ng aming mga teams. Ayan. So, sana po nasagot ko po yung sa tanong sa schedule natin or cut-off natin, okay? So, sabi ni Miss Yesha Zaire, hello ma'am, waiting pa ako ng pick-up ng box ko now. Pang third box ko na po to this year. How to avail loyalty card po? Thanks, Pinas Cargo. Okay, Miss Yesha Zaire, meron ka na pong 15% discount sa pangatlo niyong pagpapadala. Kung may loyalty card po kayo, magpapaano lang po, eto, this is the loyalty card po, papapirmahan nyo lang po yung first, second, and yan po yung third, 15% discount na po kayo, Miss Yesha Zaire. Ayan. So, kailangan may ganto kayo. Kung wala po kayong ganto, hingi po kayo sa team na magpipirma sa inyo, as long as nasa inyo pa yung pong resibo nyo nung 2 previous padala ninyo, pakita nyo lang po at pwede pong pirmahan pa rin po yan ng team namin. Okay? Miss Yesha, ang hirap basahin yung inyong pangalan. So, sabi ni Miss Ruby, September po daw ang loading. Ma'am, ang everyday po ang loading natin. Pag sinabi po kasi natin loading, yun pong paglalagay lang po ng box doon sa container.
iba po yung sinasabi nating vessel departure. Kasi ang vessel departure po namin weekly, hindi po araw-araw. So, ayan. So, may mga September vessel departure tayo. Umalis na po yung October, ay yung September 8, may susunod po na September 16. Tama ba? September 15. Yung September 15 na vessel departure na po, itong mga niloload po natin na to, aalis po to ng September 15. Pero ang cut-off po natin is September 12. So, ibig sabihin, lahat po na ina-load ng hanggang September 12 sasama sa September 15. So, yung hindi naman po masasama sa September 12, so, yung mga nagpapapick up, magpapick up pa lang o na-pick up pa lang September 12 onwards, kasama na po ulit yan sa next vessel departure, which is September 22, tentatively. Ayan. So, si Tita Elsie is watching. Hello, hello. Good morning. Sabi ni Miss Melanie Navarro, good morning po. Box number 247723. Kasama na po ba? Salamat. Sige, ma'am, may sasagot po sa inyong customer service sa inyo. Sabi naman Miss Yasmin Sohail, ma'am, good morning. May PM po ako sa inyo, madam. Sige, ma'am, titignan ko po mamaya. Hanapin ko inyong PM. Sabi ni Miss Jennifer Rivera, good morning, good morning, good morning, Miss Jennifer. Sabi ni Miss Tina Kayanan, good morning, ma'am, watching from Malain. Araw-araw ako nanonood ng live ninyo. Padala po ako ulit sa November 5. Galing po talaga ng Pinas Cargo, hindi nakakadala magpadala. Okay, yun na. Hindi nakakadala magpadala. Sa Pinas Cargo na lang, sa Pinas Cargo kayo magpapadala dahil hindi nakakadala magpadala. Oh, ay, ang galing na tagline yan. So, thank you, Miss Tina. Ayan, so, sabi niya, ma-inlove ka sa Pinas Cargo, maganda kasi ang servisyo nila at mapapagkatiwalaan talaga. Dito na kayo sa Pinas Cargo magpadala. Habol na natin sa Pasko, mga OF, ka-OFW at halina. Kayo mabait talaga si Madam Lynn Aribon. Salamat, ma'am. Naku, suba, nasali pa ako dyan. O sige po, salamat. Magandang Tina Kayanan. Hindi ko yan kaibigan, ha? Hindi ko nga kailangan si Madam Tina. Pero salamat po sa panunod everyday. Dito, kaya po yung mga bagong nanonood pa lang po, pakishare naman po itong video na to or share po yung aming page, yung Pinas Cargo page, para naman po, sa totoo lang, marami pa rin pong hindi nakakaalam kung paano magpadala or paano magpa-cargo at saka yung mga natatakot pa na baka mamaya hindi makarating yung cargo nila sa mga mahal nila sa buhay. Siyempre, pinaghirapan po yan. Kaya po, i-share nyo po to at makikita nyo naman po, you can check our review section, you can check all the comments po. Talagang karamihan po talaga yan ay natutuwa at masaya po sa servisyo namin dito sa Pinas Cargo. At nakakarating ng mas maaga po sa kanila ang kanilang mga love boxes na tinatawag namin. Ayan, so halina, ayan, sa Pinas Cargo, hindi nakakadala, magpadala. Kaya mag-Pinas Cargo ka na. O, diba? Ang galing. Salamat, Miss Tina. Gagawin kong tagline yan. So, sabi ni Miss Maharaw, okay, thank you, ma'am, and God bless. God bless you more po, Miss Maharaw. Sabi naman ni Miss DC, tanong ko lang kung kailan ma-deliver sa Cebu ang carton ko na pick up ng August 4 po, tracking number 238077. Salamat po. O, yan. Shoutout sa ating mga customer service. Pakisagot po si Miss DC kung kailan po darating. O si Miss Mariel Abner, pa-shoutout naman po, Madam Lynn. Eh syempre, ayan si Miss Mariel, shoutout naman kay Miss Mariel Abner. So, sabi naman Miss Alice Estrella, hello ma'am, good afternoon. Good morning pa lang po tayo, 11:45 pa lang po, Madam. Miss Alice, ayan, good morning. So, sabi naman ni Miss Marion Valois. Ma'am, wait ko ang call ng deliver ng bus ko dito sa Corcafan. Ah, sige ma'am, nandito pa po yung aming team. Tatawagan po kayo. Nagbabalang po sila ng kanilang mga boxes at the same time kumuha po ng mga empty boxes. Oh, sabi ni Miss M, Endless Love. Good morning po, ma'am. Kailan po ang alis ng cargo? Kinuha po dito sa noong September 5. September 5 po, ayan, sa September 15, ma'am. Kasama na yan ngayong September 15 vessel departure. Sabi ni Miss Alice, oops. Morning pala, hehe. Yes, good morning. And Miss Ana De La Cruz, good morning. Sabi naman ni Miss, Arabic, Chinese, ano. May bayad po ba yung loyalty card? Pang third cargo ko na din po ngayon. Naku, wala pong bayad yung loyalty card. Kaya po nga loyalty card po ito. This is for your additional benefit sa mga kapinas cargo namin na talagang sa amin po loyal magpadala. So the more padala,
the better po kasi may mga discount po kayo niyan. So tulad niyan, pangatlong padala na po ninyo, meron na po kayong 15% discount. Ang malaking bagay na po 'yan. Tapos yung sa pangatlong padala ay pang-anim na padala, may 25% discount kayo at sa pang-sampu yung padala, 50% discount on the 10th padala. So kung talagang lagi po kayo at regular kayo magpadala, 'di ba? Abay, mas maganda po yung avail. Wala pong bayad to. Hingin nyo lang po ito sa mga staff namin na nagdi-deliver ng karton nyo o kaya nag-pick up ng mga boxes ninyo. Ayan, walang bayad po yun ha. Yan po yung sinasabi namin. So, ayan. So, lahat po halos ay na sagot ko na po sa inyo. Yung mga hindi po nasagot, lalo na po si Mr. Kyle ba yun? Miss Kyle, email nyo na lang po ako and give me the proper documents po para po basis po natin for your concern. Ayan. So, sasabihin ko na lang po or i-announce ko na lang po ang ating mga schedule sa vessel departure. Kasi po, yung mga nag-aabang po kung kailan ang alis ng barko, eto po yan. So, ayan. At ayaw na naman. Ayan. So, ayan. So, umalis na po yung September 8. Yung kanina nagtanong po ng September 5 po na pick upan, madam, hindi po kayo umabot kasi ang cut-off natin is September 4. So, kaya sasama na po kayo sa September 15 na vessel departure. So, lahat po na makakarating na box sa amin at ma-strap na po dito, ma-prepare sa warehouse namin ng September 12, sasama po yan ng September 15 na vessel departure. Pero, kung hindi po makakaabot, nandito naman po si September 22. Ayan. Kung hindi pa rin naabot sa September 22, kay September 27 na po yan sasakay. So may mga cut-off din po kami, September 19 at September 24. Hindi po ibig sabihin na pag alis ng barko, kung kailan naalis ang barko, saka po kayo magpapa-pick up, diba? So yan, may cut-off. Bago po masama kayo sa 22, dapat by 19 of September is nandito na po kayo. Nandito na po ang box nyo. Hindi naman po kayo kailangan nandito. Yung box nyo lang po. So, sabi naman is Mr. Bato o Miss Vin Tuazon, ma'am, paano yung card ko? Nakalimutan ko patatakan. Pero nagpadala na ako dati. Okay, wala pong problema. Ay, ano ba yan? Bumalik. Wala pong problema. Basta po na keep nyo po yung invoice nyo. Yung card po namin, ha, yung loyalty card, is valid po for 1 year. Okay, so lahat po ng mga transaction nyo ng 2019, pwede nyo pa rin po ipatatak dyan sa loyalty card. So, kahit hindi nyo po napatatak previously, basta nasa inyo po yung resibo nyo at may proof po kayo na talaga nagpadala kayo, ay pwede nyo pong ipakiusap sa aming team na itatak dyan para po sa susunod na pagpapag-pick up ninyo ay matatatakan po ulit yung inyong loyalty card. So, wala pong bayad yan. Pero may expiry po yan, ha? Within a year lang po yan. So, baka mamaya akala ng iba, kahit nung 2018 pa na kanilang pagpapadala, ay pwede pa rin ipatatak. Meron po tayong validity po ng ating loyalty card. Ayan. So, hindi po yan forever and ever and ever, ha? Baka naman, since ano, gusto nyo, papatatak nyo. So, hindi naman po tayo ganun. Meron po tayong terms and condition applies. Oy, si Miss Lane Passion. Hello, shout out from Fujaira. Hello kay Miss Lane Passion. Ito talaga, ano rin to, lagi po rin tong nanonood sa atin, sa ating live. So, ayan, ano lang din po kami ulit, maglalambing po ulit. Please po, paki-vote po kami sa www.filipinotimes na website, yung sa most preferred freight forwarder po or freight cargo company po. Paki-voto naman po ang Pinas Cargo. Type nyo lang po www.filipinotimes po. Filipino Times. Ayan. .com ba yun? .ph. Basta anyways, lalabas naman po yon. And, meron din po kami invitation sa September 20 po. Meron po tayong mga Kapuso Stars na maglalaro po ng basketball against po sa mga nanalo po or mga magagaling na players ng Congens Cup. Ayan. Sa meron pong free ticket 'yan. Naka-check po yung aming website, ay ang aming Facebook, ayan, account, meron pong link diyan na pwede po kayong mag-register for free. Pag nag-register naman po kayo, lagay niyo ang
favorite cargo company nyo, of course, is Pinas Cargo. Ayan, so, yung mga mahilig po sa basketball at mahilig sa artista, mag-date na po tayo. So, September 20, nasa Sabab Ali gym po kami. Ayan, kasama yung mga Kapuso Stars at yung mga magagaling na basketballista po dito sa UAE. Maglalaban-laban po, parang ano ba yung tawag dyan? Yung showman, ano? Hindi, meron yung parang i-showcase lang yung kanilang ano, showcase. Ayan. Yeah, basta yun, maglalaban po ang mga GMA Kapuso Stars po against po yung mga magagaling na basketballista po dito sa UAE. At makikita nyo po si, kakanta rin po yata dyan si Janine Gutierrez. Ayan. So magkita-kita po tayo doon, register po kayo, libre naman, basta mag-register po kayo sa link na nandyan po sa aming Facebook wall. At ilagay niyo po Pinas Cargo as your favorite cargo company. Hello Mr. Jeffrey, shout out naman diyan sa mga taga Sharjah, Alnada, and this Janice Borongan. Ayan yung mga laging nanonood sa atin. And si Miss Henshel nanonood. Hello, hello Miss Henshel. So sabi naman ni Miss Mommy, Daddy, si Mommy na, si Daddy pa. Hello po, ma'am, ask ko lang po if yung box na na-pick up ng September 4 nakasama po ba sa departure ng September 8? Then mga ilang days po ma-receive? Tracking number po, ma'am, Miss Mommy, Daddy. Si Daddy na, si Mommy pa, at si Mommy ay si Daddy din. Paki-comment po yung inyong tracking number at we have our customer service po. Nasasagot po sa inyo. Ayan, so magpapaalam po muna kami, baka makabalik din po kami for our second loading, malay nyo. At dumami po dahil marami po silang bababa, for sure, alam ko na kung bakit na. So sabi ni Miss Neil Brancam, hello, shout out from Dubai Silicon Oasis. Ayan, shout out natin yung mga taga Dubai Silicon Oasis. So eto, magpapaalam po muna kami. Huwag po kakalimutan, maaga po tayo magpadala. Iplano po ang pagpapadala natin para sigurado pong aabot po sa Christmas at ma-enjoy po ng inyong mga mahal sa buhay ang inyong mga padala. Okay? So ito po ulit ang staff ng Pinas Cargo na nagsasabing happy to serve! Ay, isa lang nakikinig. Happy to serve! Ayan, so sabi ni Miss Majandri, shout out kay Rock, ano to? Sarah, kay Piga at Meryl. Ayan. So, magpapaalam po muna kami. Ito po ulit yung Tita Lynn Aribon na nagsasabing, God bless us all po. It's a happy Tuesday for all of us. September 10, 2019. Nako, malapit na po ang Pasko. Ayan. So, bye po for now. Hello po kay Angel Luardo Kadutdut. Kay Hansky sa Sharjah, and salamat sa inyong lahat. God bless po, bye.